Yo guys, what's up sa inyo lahat? Good morning. Napakaganda ng Sabado natin ngayon dahil marami tayong ikakwento. De, mag-water change tayo ngayong Saturday, tapos i-check din natin yung mga tangke natin. Yan, i-check natin kung anong meron, kung anong kailangan gawin. Kasi Saturday na lang ang oras ko sa mga aquarium at sa mga isda kong mga minamahal. Kasi nagre-review ako guys, kung di nyo alam. Ayan, busy ako eh. So ayan. Okay, so update muna tayo sa mga tangke natin, no? Mga maliliit nating tank. Ayan, dito sa ating 5 gallon na mga common marble molly, may mga nag-drop na naman. Kaka-dispatch ako lang ng mga pa-jobby na nag-drop na naman kayo. Pero ayan, okay, goods yan. Dito naman sa 2.5 natin na pang-feeder. Ayan, medyo malumot na. Kaya kumuha ako ng mahiwagang toothbrush. Ito ang mahiwagang toothbrush na gamit na gamit na. Ito toothbrush natin yan, mga lumot na yan para matanggal. Tignan mo pati yung filter. Ayan, kapit-kapit yung lumot. Ayan, mukhang buntis na naman nga pala yung pidirt natin. Ayan o. Sa mga guppy fry naman natin, pinaghalo ko yung blue panda tsaka yung pidirte kasi wala akong lalagyan. So ayan, yung makikita nyo, yung mga medyo dark na katawan, yun yata yung mga pidirte ko. Tapos yung mga light na insides yun, no? Basta yung mga mas light yung katawan. Light colored. Ayan, yun yung mga blue panda. Madali lang naman sila i-identify. So bago sila mag-jovi, para hindi sila magsundutan dyan, maging chops yan eh. Pag nagsundutan yan, ialis ko na yan. Lilipat ko na yan, maghiwalay. Actually, 1 week pa lang to sa akin. Ata. Tama ba? Basta 1 week, no, nung in-upload ko yung video. Hindi kasi ako nagsusulat ng date of birth, eh. Nakakalimutan ko, eh. Lalo na ngayon, busy pa. Pero yan sila, masigla naman walang namamatay. Kompleto sila dyan. Ito naman sa ating 20 gallons na tank. Ayan, napakalalaki na ng mga black molly natin na ano, BKM na long body. Tapos nakita niyo ba yung ito yung greenum natin na male, oh, na medyo may pagkabalon na short body. Ayan, napakaganda na niyan. Tapos ang haba ng dorsal niyan, guys. Dalawa yan sila pero hindi ko nahanapin siguro. Basta 'yon. Tapos dito sa short tail naman, ayan, buntis 'yan. Siguro kapag nag-water change ako dito ngayon sa 20 gallons, huhulihin ko na yung female tapos ililipat na natin yan dito para naka-prepare na siya for... Ano yun? Kala ko, ano eh. Lumulutang pala na suso. Ayan, so balik tayo para maka-prepare na siya for... Ano niya, yung sa pag-drop niya ng mga fry. Dito na yan muna sila yung mga short tail natin na fry. Yung mga pidirt na fry, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Pero sige, dyan muna yan. Dito naman sa tank natin na to, napaka punong-puno na ng lumot. Ayan o. Dalawa kasi yung ilaw nyan since mag-isa lang yung tank dyan. Yung X-series natin na butterfly lamp, dyan lang nakatutok. Pero healthy naman siya para sa photos natin. Tiyan yun, napakahaba na nyan o. Pero yon, balik tayo dito. Ayan, yung blue panda natin na female, mukhang... Natira na naman mga boss. Buntis na naman siya. At yung male natin, okay naman itsura niya. Ang ganda pa rin. Ayan. Mga BKBM natin na female. Ayan yung dalawa. Malapit na niya maabot yung ano. Itong breeder natin. Siguro mga konting panahon pa. Hindi ko na kasi sila nag-groom. For your information, itong tank na to, siguro 3 weeks ko lang siya nag-groom. After kasi noon, nag-review na ako. So... Hindi ko na naasikaso masyado. Puro pakain na lang. Ganon. Kaya bumagal din yung paglaki ng mga nandito. Dito naman sa 10 gallon tank. Ayan, yung mga naiwan na lang dyan. Yung mga white molly. Marble molly yan. Pero white yung lumabas. Kasi nga puro inbreeding na yan. Ayan, ito namang green cobalt guppy natin. Ito yung main natin na male. Tapos ito yung isa yung kalahati lang yung pagka-black niya. Pero okay naman yan. Ayun na, nakikita nyo yung pagka-green niya. Ang ganda, no? Kaya nag-groom natin yan kapag may oras na ako. Siguro sa December.
kahit ilang linggo lang, basta medyo mag-room lang natin. Ayan, okay naman sila dyan. Wala pang nabubuntis sa female natin eh. Ayan, mahina yung mga male ko dito, hina sa mundot. Pero ayun, for your information lang din, kapag ganyan talaga kalalaking tank, nahihirapan sa mundot yung mga male natin since napakalayo tsaka napakalawak ng kanyang tanke. So kung gusto nyo mag-breed, ilagay nyo lang sila sa mga, siguro ito, mga 2.5 gallon, ganyan. Based lang din to sa research ha. Kasi, ayan nga, or sa ano, based na lang din talaga sa perception natin. Kapag mas maliit na lalagyan, syempre, mas madadalian silang sumundot, diba? Kasi makikita nila lagi yung female. Tiyan mo, ito, yung male natin, napakalayo lagi, oh. Ay, ito pala yung female natin, oh, diba, napakalayo. Oh, ganun lang yun, parang ano lang. Logic lang baga. Kaya kita nyo dito sa feeder. Ayan, buntis na naman. Kasi napakaliit lang ng tank. Kita nyo, nakikita-kita sila dyan laging tatlo. Andito naman, silip tayo sa ano natin. Outdoor pond natin. Ayan, medyo tagal nilang lumaki kasi hindi ko ito napapakain ng matino. Siguro twice a day lang ng mga BBS. Ayan. Medyo matagal yung paglaki nila dito. Lusaw na rin yung water hyacinth ko, no? Siguro magpapadala na lang ulit ako ng bago. Tingin ko dito, ano rin ito eh. Itong mga BKBM na fry na to, marami dito long body since long body ngayon nakakasundot lagi dun sa female natin. Pero sa umasa tayo na ano, meron mga short body na balloon molly talaga. Mansaysan ako, balot na ng duckweed. Pero marami pa yan dyan sila. Ayan, nakikita nyo. Ayan yung mga isda ni Sir KJ Aquatic. Dito natin sila nilagay. Ayan, ganda no. May mga water lettuce pa. Pero yun, sige. Pasok mo tayo. Ayan, so mag-water change muna ako. Tapos, siguro ito lalagyan ko na ng divider to na blue. Para naka-ready na siya. Pero hindi pa rin talaga ako sure eh. Kasi wala akong sponge filter na extra. Ay, buhay. Ang hirap talaga kapag ano. Pero yan, lalagyan ko muna pala. Bibili ako ng sponge filter, siguro isa pa. Kasi pag hinati mo yan, hanggang dito yan, yung blue. So yung water agitation natin, hindi makukuha nitong isang sponge filter lang. So magiging stagnant ngayon tong ano, kabila. Ganun kasi yun eh. Trinay ko siya nung isang linggo. Kaya yan, nandiyan yung divider clip na yan eh. Eh, hindi nag-agitate to. Eh, ako nang ganun. So, yun. Palit muna tayong tubig, tapos babalikan ko kayo mamaya. Yo, guys. Hello ulit. Eto na. Tapos na ako mag-water change. Ayan, na-water change ko na. Nalinis ko na yung mga salamin yan. Lalo na to. Oh, tingnan nyo. Wala na yung mga ano, lumot-lumot sa loob. Yan. Tingnan nyo yung blue panda ko. Napakaganda. Ay, galing kay Kahasang yan. Ayan, water change ko na yan. Tapos eto pala, eto, nailipat ko na yung short tail dyan na ano, na female. Ay, natatanggal. Tinape ko lang kasi ito eh. Pero sige, papatungan ko na lang mamaya. Pero yan, nandyan na yung short tail natin na female. Hinihintay na lang natin siya mag-drop dyan. And itong mga ano, guppy fry natin, na water change ko na rin yan. Pansinin nyo yung mga guppy fry, oh, medyo malaki na. Nakakatuwa. Ang bilis nila lumaki kahit di ko sila napapakain every time. Baka dahil din sa grow out na ano, mas malaki kasi yung tank na to. So, ito naman. Ayan, okay naman sila dyan. Na water change ko na rin. Hindi ko nga lang naputulan yung hydrilla na ano, halaman. Pero okay lang yan. Hindi ko pa pala ito naayos. Ayan, tutok natin yun dyan. Baka sumaw sa weight lang. Tinututo ko yan dyan sa halaman. Yan. Mga mini pond natin, yan. Naglipat ako ng mga kaunting water lettuce. Tapos nandito na yun sila. Tatago sila eh. Nakakita kasi ng tao. Pero yan, when water change ko rin. Nilinis ko yung mga debris sa ilalim. Dami na kasi. Simula nung naitayo ko, hindi ko pa nalilinis. So, yun. Ayun, nakikita mo sila. Ayan yung iba. Marami yan dyan eh. Higit 20 ata or higit 30 nandito.
medyo mabagal lang lumaki kasi hindi ko sila napapakain din ng maayos since busy nga. Ito naman medyo luminis na, tinanggal ko yung ibang duckweed pati water lettuce. Kaya makikita mo na yung ilalim din kahit papaano. Sinaarawan yung mga kabompa eh. Hindi lumalaki. Actually, wala na rin naman akong i-update. Tapos na. Ayan. Pakita ko na lang muna itong ganda eh. Maglalaylo muna ako sa pag-upload siguro once a week na lang. Saturday siguro. Tuwing Saturday na lang ako makakapag-upload since busy ako sa review. At tuwing Sabado na lang din siguro yung water change ko. Ayan, natignan nyo may nag-ano. Battle for ano, breeding rights. Ayun yung dalawang greenum ko, nag-ano sila. Diba? Ang taas ng dorsal, diba? Oh, ha? Yun, so hanggang doon na lang muna tong video na to. Nga pala, hindi ko na nilagyan muna ng divider yon, kasi nga wala pa akong sponge filter na extra. So ayan, tambak muna sila dyan. Maraming salamat. Guys, dahil nasa 100 plus followers na tayo, thank you sa mga sumusuporta at nanonood dito sa atin, no? Thank you dahil may mga nakaka-appreciate ng efforts ko. Ayan. So, yun lang. Happy fish keeping and hanggang sa susunod.